Pami Caruncho. Hi, Kuya Vince, new subscriber. Subscriber. Subscriber here. Hello, Pami. Pero ask ko lang po, ano pong thoughts nyo sa fixed marriage sa isang kilalang US citizen para makapag-abroad ang isang Pinoy, Pinay din divorce na lang po after ilang months or years. Kapag magpapakasal ka na lang din, doon na sa mahal mo, di ba? No? Hello guys, kakatapos lang ng work as usual. Ayan na naman, gutom na naman ako. Wait, may kukunin lang ako sa labas kasi may dineliver na package daw eh. Wait lang. System is now disarmed. Tingnan natin kung ano man yun. Perishable. Ano to? Para to sa ano, sa collab ko. Ay, speaking of collab, i-share ko lang. Grabe, parang drain ako ngayon. Ha. So, kasi nga, diba yung work ko is 7:30 to 4 PM. Oh, 7:22. Kakatapos ko lang mag-edit ng hindi vlog. Ng, actually, first time ko makapag-edit ng ganun karaming video sa isang upuan. So, nakapag-edit ako ng 18 na videos. Simula pagka-out ko, 4 PM. Ngayon, 7, ayan o. Kita nyo ba? 7:22 PM na. Nakapag-edit ako ng 18 na videos, though tigta 30 seconds lang yung bawat isa. Pero mahirap din yun, ha? First time ko, grabe, ang productive ko today. Pero, maganda ko. Ano ba yan? Tapos, gutom na rin ako. Pero bago tayo kumain, ayusin muna natin yung labas tayo saglit. Ayusin natin yung hose sa backyard tsaka dito sa labas kasi gusto nyo, total gusto nyo rin yung mga ganun, di ba? Yung mga ganyan, outdoor. Sige, tara, labas tayo. Total, wala naman ng ulan. So, ito nga yung binili naming hose, ano tawag dito? Hose pot. So, dito, para hindi pangit tingnan, dito natin ilalagay yung mga hose. Ang daming... Oh my God. Shit. Tara, punta tayo dito. Tapos, ayusin natin yung mga hose namin, yung hose. Kasi nga, hindi ko naman ginagamit lately. So, ayusin natin. Kumbaga, ito yung pantago niya. Ang ganda ng araw ngayon eh, no? So, dito natin siya iikot. Kasi ang pangit tignan kapag naman nakastay lang ng ganyan, diba? So, hello guys, ayan tayo nagbabalik. Hindi ko pala napansin nung kaninang nag-aano ako ng hose. Namatay na pala. Empty bat pala yung camera. So ngayon, dito tayo sa labas. Bilang gusto nyo ngayon outdooran, diba? Dito tayo magsasagutan. Hinaan lang natin kasi baka marinig ng mga kapitbahay. Alam mo na. Tatagalog tayo. Pero okay lang, bakit ba? Try natin tignan yung mga comments nyo dito. Okay, and by the way, bago tayo magsimula magsagutan sa mga comments dun sa last video, if bago ka dito sa channel ko, my name is Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa Amerika. So, I make different videos about yun nga, yung buhay ko dito. So, kung titignan nyo yung channel ko, ganun yung mga ganap ko dito. So, please subscribe to this channel and click that notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. Game, tignan natin yung mga comment nyo. Konti lang naman yata. Ay, ang dami pala guys. So, dun tayo sa latest video. Bilisan natin kasi ang dilim eh. Narinig nyo ba yung mga kaibunan? O, diba? So, very, very relaxing, diba? Ay, patang labo ko. Okay. So, pipili lang tayo guys. Sorry naman, para hindi masyadong mahaba yung vlog. Pero yung mga hindi ko masasagot on air, wow, on air, sasagutin natin dito. Ito type ko. So, huwag kayong mag-alala.
Danre Brian Tumbagahon, todo support sa channel mo, bro. Question, bro, magkano ang dala nyo nung nag-migrate kayo dyan? Na-cover mo na yon sa isang vid pero hindi ganun ka-detailed. Pagdating kasi namin dyan, mag-antay pa ng SSN kaya baka matagal din mag-work. Tsaka isa pang question, parang Pinas din ba dyan? Maraming basketball court things, ingat lagi. Sige, para sagutin yung tanong mo, Danre, yung dala namin dito nung pumunta kami is 300,000 pesos lang. So kung i-convert mo siya sa dollars, let's say 50 pesos na lang para madali i-compute. Wow, magkakalkyo pa rin naman. 300k divide by 50. Para ang liit lang pala ng dala namin. So, yung dala namin 300,000 pesos tapos sa dollar 6,000 lang pala yun. Pero nakasurvive naman kami, 'di ba? So, dalawa kami doon sa 300,000 na yun. Pero kasi for one month tumira si Commander doon sa tita niya, which is taga rito rin sa Illinois. One month lang yun bago siya nakahanap ng apartment dito. So yun nga, yung apartment namin per month is 885 o 900 ba? Kasi nauna siya dito nung one month lang, January, siya dumating dito, ako February. So nung dumating ako dito, nasa apartment na siya nun. Yun, tapos kasama na dun yung nakapag-grocery na rin kami, naka-start, nakabili na rin siya ng kotse nun. I mean, hindi nakabili ng full cash na kotse. Yung ano, yung ma-monthlyan mo. Wala naman down payment. So, ilan ba kayong pupunta dito, Danrib? Sorry, ang hina ng boses ko kasi ano, baka magalit yung mga kapitbahay. Doon na sa, nandito naman ako sa sarili kong property, pero syempre, wow. Pero syempre, kailangan ano pa rin, tone down pa rin, nakakaya eh. Ilan ba kayo pupunta dito? Buong pamilya ba? Or dalawa lang kayo? Mag-isa ka? So yun nga, sa experience namin, $6,000 dala namin o 300,000 pesos. Kasi nung pumunta naman na din siya dito, mag-start na rin siya sa work. So, sisweldo na rin siya after 2 weeks, ba? Diba? Every 2 weeks kasi yung sweldo. Kaya yung 6,000 na yun, parang pocket money lang talaga. Kasi nung nagsimula na siya mag-work, after 2 weeks may sweldo na. So, kaya ganun. Kaya, nakasurvive naman din. Tapos imagine, after 3 months ako, nung dumating ako dito, after 3 months bago ko nakahanap ng work. Pero kinaya pa rin naman. Let me know kung may mga iba ka pang mga tanong. So, tama, mag-aantay ka pa rin ng SSN nun. So, sa akin, kung hindi talaga ako nagkakamali, 2 weeks to 1 month yung inantay ko bago dumating yung social security tsaka yung green card. Kasi kailangan yun. Tapos about sa basketball court, halos lahat ng mga parks dito, maraming parks dito by the way, kita nyo nga dito, nga green na green na lahat, diba? So lahat ng mga parks dito, karamihan may ring, may basketball. Huwag ka mag-alala, makakapaglaro ka dito. Francis Franz Franco Vlogs, the level of positivity of your channel is enormous, Nox, enormous. Nakakaengganyo talaga mapunta ng Chicago or anywhere in America. Thanks for making us like living there, showing us the places in and around the city, and especially making us a part of your video. God bless. Uy, my pleasure. Francis Franz Franco Vlogs. Yun talaga yun. Kasi syempre, weird naman, nagsasalita na ako mag-isa dito, di ba? So, para at least kahit papano na may kausap pa rin ako, which is kayo nga, Nox. Pami Caruncho. Hi, Kuya Vince. New subscriber. Subscriber. Subscriber here. Hello, Pami. Kada mapapanood ko po ang mga vlog mo, mas lalo akong naingganyo mag-America. Thank you po sa'yo. Pero ask ko lang po, ano pong thoughts nyo sa fixed marriage sa isang kilalang US citizen para makapag-abroad ang isang Pinoy? Pinay din divorce na lang po after ilang months or years. Madali lang po ba proseso? May kakilala po ba kayong ganun ang ginawa para makapunta na Amerika at makapag-work? Salamat po sa pagsagot. Medyo juicy tong tanong mo ah. Fixed marriage. Parang ano eh, di ba? Parang sa movies, parang sa mga teleserye. Nangyayari talaga yun, pero hindi ko ina-advise yun siyempre. Kasi kapag magpapakasal ka na lang din, doon na sa mahal mo, di ba? Mahirap din naman yung fixed marriage kasi minsan hindi naman nag-work yun eh. Kasi magsasama kayo sa isang bahay, tapos may mga instances na hindi talaga kayo magkakasundo. Ending, naghiwalay kayo bago mo pa makuha yung green card mo. Na-deport ka, umuwi ka din, di ba? So, if I were you, galing-galingan mo yung pagtitinder, tapos tipong yung taong mamahalin mo. Ganun. Medyo, ano kasi ito eh, medyo juicy nga itong tanong mo. Pami, message mo ko sa Instagram, dun tayo mag-chikahan kasi baka kasi kung ano yung lumabas sa bibig ko about dito nga sa medyo hot topic yung fixed marriage eh. Baka ma-judge tayo ng mga tao, di ba? So, message mo yung Instagram.
Alan James Brillantes, wala namang boring na video mo para sa akin, Boss Beans. Kasi madami ka din kwento at madami pwedeng matutunan sa mga advice mo tungkol sa buhay Amerika. Uy, salamat, brother. Pa-shout out ulit, boss. Hindi ako makaka-shout, pero shout out! Nakakahiya. Hindi ko alam kung may tao pa, pero bahala sila sa buhay nila. Pa-shout out ulit. O, shout out sa'yo, bro! Ingat at keep safe sa inyo dyan. Sama mo ako sa blessing ng bahay mo. God bless sa'yo, Boss Beans. Baka hindi ko antayin nyo na lang sa story sa Instagram. Baka hindi ko ma-vlog yun kasi syempre mayroon mga bisitang pumunta na hindi sila masyado public. Hindi nila gusto yung mukha nila masama sa video. So, pero antayin nyo lang sa mga stories ko sa Instagram. For sure magso-stories ako. Gaisel Mendiola. Haha. Yeah, hey, pa-update po ako, sir. Once natanong mo na po si friend mo na soldier. Char. Friend, pinsan nyo ng asawa ko. Hihi. Thank you, Sir Lodi. And dito po sa new vlogs mo po. Pa-support, guys. Thank you. Uy, salamat, Gaisel. Sa July 4, which is yung Independence Day nga ng US, magkita-kita kami noon nila pinsan. Pinsan na lang tawag natin. Sige, tatanungin ko. Huwag ka mag-alala. Message mo ko sa Instagram. Doon tayo mag-ano. Kung meron siyang mga tropa. Hindi ko muna masasagot dito kung meron siyang mga kilala kasi nga wala naman siya dito. Pero at least sinagot ko pa rin yung ano mo, diba? Na tatanungin ko talaga siya. Huwag ka mag-alala. Wrap raps. Keep vlogging and inspire others for their American dream. Wait for me. America will be there a year from now. Let's rock LA. Yes, sir! It's Gino and Hershey. Ganda ng question answer. Sakto sa mga first time pupunta sa US like me. Yahoo! Finally, may visa na ako. Sir Vince, my husband is currently in Illinois right now. Uy, nice. Illinois. Nauna na siya to look for an apartment. Meron po ba kayo ma-recommend na okay na area? Yung tipong mga 15 to 30 minutes away from downtown para hindi naman masyado mahal. Hey, thank you, sir. Sana makasalubong ka namin pa-autograph. Grabe yung pa-autograph. Sige. Welcome, by the way, pala sa husband mo dito sa Illinois. Nasaan siya ngayon? So, 15... Ano sabi mo? Kung meron ako masasuggest na 15 to 30 minutes away from downtown. Ano ba? Apartment ba muna? Ay, syempre, apartment nga muna. Meron akong isasuggest. Panoorin mo yung vlog ko about yung apartment tour sa Chicago. Yun, ang lapit nun talaga sa downtown. As in, ano siya, parang outskirts siya ng downtown area. Nandun lahat nung... Maganda yung neighborhood na yun. Medyo pricey lang, pero I think kaya nyo naman. Basta maganda yung neighborhood na yun. Safe siya. Maraming... May mga supermarket. Nandun nga may McDonald's sa tapat ko. Kung tinatamad ka magluto, pwede ka dun. Maraming kainan. Nandun ilang blocks away lang nandun yung Asian community. Yung mga restaurant ng mga Asian. So, ang tawag dun sa neighborhood is Edgewater. Sa Chicago pa rin sa bandang uptown kasi 'di ba downtown yung mga matataas na building, yung uptown Chicago pa rin, pero as in sobrang lapit, makikita mo nagko-commute ako doon, finiture ko sa mga vlogs ko. So yun yung sinasuggest kong location kasi maganda talaga doon. Ariane, sana survey sa susunod Costco shopping at grocery haul para lang magka-idea din kami magkano usually grocery at masarap kainin. Hehe, thank you, God bless. Sure, sige. Kapag may time ako, pupunta ako ng Costco para lang sa'yo at sa inyo. Kasi yung Costco parang nga siyang SNR na yung nung bata pa ako parang macro. Yung macro eh, no? Tandaan eh. Nandun yung mga wholesale. So doon kami bumibili ng mga toiletries. Kasi kapag wholesale nga, mas makakamura naman talaga, diba? Tsaka minsanan lang yung punta doon kasi nga maraming bibilin. Tsaka doon kami bumibili ng mga Arizona, yung mga ice. In short, yung mga pwedeng maramihan doon namin binibili. Tapos yung mga ingredients for Filipino stuff, doon sa Seafood City na vinlog ko din. So panoorin nyo na lang yun. Pero pumunta ako, huwag ka mag-alala. Tapos papakita ko yung price sa inyo para kung curious kayo at gusto nyo malaman, malalaman nyo. John Russell De Leon. Hi Sir Vince, hello. Been watching your vlogs for a while now. Nakita po kita dati nung quarantine dito sa YouTube. Uy, talaga ba? Thank you. Ask ko lang po, kung in demand po ba mga Filipino teachers dyan sa US? I'm planning to teach abroad din po soon and I'm currently taking special needs education po. And kung in demand ba yung teachers? Hindi ko masabing super in demand gaya ng mga nurses, pero kailangan ng teachers dito.
kasi minsan nakikita ko rin sa mga LinkedIn yun nga, teachers needed, ganyan-ganyan. Pero sa special needs, siguro mas okay. Feeling ko mas malaki sweldo nung mga yun. So para hindi ko makalimutan, message mo rin ako sa Instagram siguro. Kung gusto mo pang malaman about dun, i-google at i-research ko para sa'yo. Pero yun nga, kung in demand ba yung teachers dito, hindi yung walang opportunity kasi hindi ako sure kung in demand talaga, pero sure meron kang kalalagyan dito. Waray kwarta, yung damo namin dito masisigla at ang beberde. Kayo na, sana all. Joke. Kasi every morning, iniihian ko sila. Boang, haha, joke lang. Grabe, iihian ko din kaya para maging berde. Teka lang, joke. Uy, ano bang ano, waray kwarta, ano bang sikreto para ano, para maging masigla at berde? Sorry naman. Kasi ang laki ng bill ko, sir or ma'am. Ay, babae ka ba? Lang. Ma'am, sir, hindi ko alam. Paano bang sekreto? Turuan mo naman ako para... Pero in fairness kasi, share ko lang, nag-uulan dito this week. So, ang bilis pala nila tumubo para sa buhok, sir, ma'am, sir. Ano na ulit siya? Green na siya ulit, by the way. So, ayun, umulan. Nakalibre ako ng, ano, ng dilig. Wala, ang dilim na talaga. Para akong matanda dito sa, ano, sa lounge chair ko. Binili ko to sa Walmart para naman meron kami upuan sa labas. Pero siyempre ipapasok ko to after. Matt Alvarez, nako sorry, ito na. Sir Vince, pa-update po sa friend nyo na graphic designer, nakabili ng bahay. Hala, sige nga, tatanong ko na talaga, promise. After ng vlog na to, talaga tatanungin ko na siya. Ano nga ulit yung tanong mo? Sorry naman. Hindi, sige. Kung may opportunities ba ng graphic designer or kung pwede ka niya i-refer pag pumunta ka dito, kung dito ka sa Illinois, sure, tatanong ko. So that's it for today guys. Maraming salamat sa patunood. Again, kung nandito ka pa rin, nanonood ka pa rin sa puntong ito, ibig sabihin, tinapos mo yung video at hindi mo ko iniwan. So, at maraming salamat sa mga nag-comment dito sa videos, sa mga hindi ko nasagot, pasensya. Pero huwag kayo mag-alala kasi sasagutin ko sa comment mismo. That's it for today guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to this channel and follow me on Instagram and I will see you on my next video. Bye-bye! Gabi na!